Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Wednesday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Ano ang unang milagrong natanggap mo ngayong umaga? Hindi ako constipated kanina. Pwede ba yun? Diba? Kung halimbawa, minsan may mga ganun tayo mga eksena na, ay salamat, hindi ako constipated today. Or, ay salamat, hindi ako gumising na may allergic rhinitis. Oh, diba? Ma. Or, or kagabi, masama yung pakiramdam ko, pagising ko kanina, wala na, manhid na ako sa feelings ko para sa kanya. Uy, milagro yun ha. Kagabi, ang sama-sama pa ng loob mo. Tapos pagising mo sa umaga, kalma ka na, chill ka na. Oo. Diba? Nakakatawa mang isipin, pero yung katotohanan na naka-gerbs ka ng maayos correct ngayong umagang ito. Oo, diba? Na naturally, ano ka, parang twice a week ka lang. Ganun. Pero, ang tagal inipon. Oo, pero ngayong umaga. Nakakatakot pag lumabas yan. Nakakabara. Dilubyo ang bahay. Correct! Kaya nakakalurgay. So yung fact na na-empty mo yung stomach mo, hindi ka constipated, yes, today. Mabaho man po siyang pakinggan, pero that is a miracle. Yes. Yun nga partner, na ang sama-sama ng loob mo kagabi, pero pagising mo kaninang umaga, eh parang kalma ka lang, parang kaya mo harapin kung ano man yung mga kaya mong harapin. Milagro din yun. Agree. Miracles happen every day. Tandaan po natin yan. Minsan ang hinihintay lang talaga nating milagro, yung parang sobrang pambihira. Lotto agad. Oh, yun kagad yung parang definition natin. Lord, isang milagro to, diba? Correct. Laging ganun. Tama din naman. Gets naman natin. Sobrang miracle din talaga kapag nanalo ka talaga dyan ng malaking halaga, diba? Oh. Kaya yung mga milagrong naisip natin na parang, yung buwan naging blue. Milagro. Correct. Oo, minsan may ganun tayong thinking na ganun lang yung klase ng milagro na pwede mangyari sa buhay natin. Correct. Mga supernatural, mga kakaiba. Yan. Diba? Pero sa totoo lang, miracles happen every day. Every minute, every second. Correct. Maliliit na bagay, may malalaking bagay, thank you Lord. Pero dun sa mga maliliit na bagay that are considered as miracles, ipagpasalamat po natin yan. Totoo, diba? Yun. Yung meron kang kaibigan, milagro, yes, yun ang sama na ugali mo. Paano may nakakaintindi sa'yo? Diba? Diba? Ang sama na ugali mo, pero may friends ka. Milagro yun, diba? Sino makakapagsasabi? Diba? Totoo yun, ha? Na parang imposible kang magkaroon ng kaibigan, pero may mga taong nagtsatsaga sa'yo. Tama, isang diba? Malaking milagro, diba? May ganon, may ganyan talaga. Hindi, marami po talagang miracles, promise. Agree. Maraming mga nakakalurkey na plot twist sa buhay, katulad ng mga problema, mga pagsubok, mga pagsampal sa'yo ng mga ng mga challenges, ganyan. Pero marami rin plot twist na maganda. Yung mga hindi mo in-expect, yung mga hindi mo naman dinasal pero binigay sa'yo, marami din ganon. So, dapat maging ano tayo doon, maging conscious tayo. Yes. Maging, sabi nga ng kakilala kong psychologist / psychiatrist / kainuman, diba? Doon ako sa kainuman na part, diba? Pag nagiinom, yan. Uh-oh. Be mindful. Yun yung sinasabi. Sabi ko, ano mindful? Parang ano? Parang hirap intindihin, diba? Pero yung be mindful, sabi niya, yung parang iisipin mo lahat ng bagay, eh merong dahilan o kaya lahat ng ito, ayun. Ang dami namang isipin, sabi ko. Pero hindi, yung maging mindful ka, yung maging aware ka na, yes, ito milagro to. Ito, ano to ha, hindi mo naman to hiniling, pero binigay to sa'yo. Ito, magandang balita to, akala mo lang hindi, pero magandang balita siya. Totoo yun. Magandang habit na i-develop sa sarili natin yun, mga kaibigan, yung maging mindful sa mga magagandang bagay na nangyayari sa atin. Correct. Kasi marami po yun. Tama yun, yung maging mindful sa magagandang bagay, kasi may mga iba na mindful sa chismis. Correct. Mindful sa nangyayari sa kapit
bahay. Mindful sa ano, sa ano, problema ng iba. Yan, yan, diba? Mindful din sa sarili mong problema. Gets naman natin yun. Pero kung laging yun at yun ang iisipin, hindi diba? Magandang habit. Totoo. So maging aware po tayo mga kaibigan sa mga milagro na nangyayari sa ating buhay. Yes. Not necessarily yung mga milagro na itinuro sa atin. Yung mga yun nga, mga supernatural phenomenon or kung ano man. Hindi lang laging ganun yung milagrong natatanggap natin o aabangan natin sa buhay. Diba yung gumising ka ngayon, ako yung first miracle ko. Miracle? Miracle ko talaga ngayong umaga nito. Oh, sumakay ka ng tricycle habang kumakain ng popsicle. Ano first the first miracle, miracle na nangyari sa akin ngayong umagang ito is yung nagising ako. Totoo. Diba minsan hindi natin iniisip, milagro po yun. Totoo. Mga pwede kabiso. Pwede namang hindi ka na nagising eh. Pwede nang hindi dumilat yung mata mo kanina. Pwede nang hindi tumibok ang puso mo kanina. Correct. Pero gising ka ngayon. Mm-hmm. Diba dumilat ang mga mata mo, gumagalaw ka, kumain ka ng almusal at papunta ka sa trabaho mo ngayon. Diba napakalaking milagro po na yun na tama. Minsan hindi natin napapansin. Most of the time are taken for granted. Gumising lang tayo, yun lang. Yun lang. Wala na. Hindi ka nagpasalamat. Gumising ka na mainit ang ulo mo. Galit ka pa. Oo. Diba? Kasi ginising ka. Oo. Diba? Eh, diba okay na nga yung walang tulog kaysa walang gising. Diba? Yun na sinasabi natin, dapat na ipagpasalamat pero naiinis ka kasi nagising ka. Mm. Ano ba yan? Maginisin mo agad ako, natutulog pa ako. Diba? True. Pasalamat ka, nagising ka pa. Kaya ang mahirap na ginigising ka, hindi ka na nagising. Totoo. So diba? Yung lahat po ng gising, lahat tayo ngayon na nagigising. Kung buhay na buhay, lahat ng parte ng katawa mo, kasama na lahat ng mga kati-kati dyan. Diba? May mga buhay na kati, diba? Ito na naman tayo sa an-anbuni at had-had. Kung kasama silang nabubuhay, ngayong araw na ito kasama mo. Isang masayang ano, isang masayang araw ito para sa'yo kasi Cosplay celebration. Na, correct, buhay na buhay ka, diba? Ganon yun. Dapat maging mindful po tayo sa mga magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. And you'll be happy. Sa True Laloto Lang Halong Eklabo, alam mo, partner, speaking of mindful, yung isa nating tambalanista, ito yung eksena. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2010. Bagong kasalan po ako, 6 months pa lang. Pero na-realize ko dito sa 6 months na ito na kasama ko ang misis ko, magkaiba kami pagdating sa pagtingin sa pera. Isa po akong saver at isa naman po siya spender. Hindi ko alam kung magtatagal ang relasyon ng ganito po ang aming eksena. Paano po ba? Saver versus spender. Sino ba ang mas tama? Yan, di ba? So ito yung mga sinasabi natin na magiging mindful tayo. Ano ba? Mas gumagastos ba tayo? Mm-mm. O mas nag-iipon ba tayo? Yan, yun yung mga sinasabi natin. Tapos eksena nito, itong bagong ano? Pareho naman. Then, basta sounds like, ganun din naman ang ibig sabihin okay, nun. Bagong sakal. Sabihin natin, mga kabisyo. Kasi pag kinasal ka, di ba, nasakal alam mo yung ka na luma rin. Na yung joke, pero nakakatawa pa rin, di ba? Parang ka talagang sinasakal minsan. Minsan nga, talagang yung kaakibat ng wedding ring suffering. Charot. Diba? Alam mo yung ring na lang, engagement ring, wedding ring, suffering. Kapag ka-stress na stress ka, may mga ringworms ka na din. Yung 90s joke. Pero gamit na gamit pa rin ngayon. Pero true lalo naman talaga, diba? O, so doon sa mga bagong sakal, nakasal, na sinakal dahil kinasal, okay, diba? O, ang kagandahan dyan, mga kabisyo, pag bagong kasal ka, ang dami mo na di-discover both good things and bad things, diba? O, ulitin natin. It starts with an engagement ring, tapos masusundan ng wedding ring, tapos akala mo masaya na, yung pala suffering, di ba? Tapos, nagkaanak, may mga ringworms sila. Hindi na natapos-tapos yung mga ring. Nakaka-a-ring-a-ring, di ba? ang kagandahan naman, nadidiscover mo both good things and bad things when you get married, di ba? Mm-hmm. So, yung good things na... kung wala ka maisip, edi maging mindful ka, baka meron naman. Yung nag-isip ng good thing pero wala pala. Hindi, yung good thing na you have a companion, di ba? Meron kang, parang meron kang BFF, may nasasabihan ka, may nasasharean ka, samantalang dati mag-isa ka lang na binibit-bit ang lahat, di ba? So, ang saya nun na meron kang kasamang ibang tao, good thing, di ba? Yun nga, yung bad thing na minsan na nadidiscover mo, katulad nung nag-PM sa atin, gastador! Yan! Yung misis mo, tapos... Walda. Correct, di ba? Barga sa pera, di ba? Tapos ikaw, ano ka pala, ipon. Mm-hmm. Di ba? Makipot. Masinop. Makipot.
Makipot yung pagkakahawak mo sa pera, 'di ba? Masikip. Maliit ang butas. Ayun, ganoon, 'di ba? Masikip, basta ganoon. So, nakikita yung difference, 'di ba? Na merong gastador at meron namang hindi. Ang kagandahan naman dito is you have your whole lifetime to discover kung paano kayo mag-meet halfway, 'di ba? Yun naman talaga, yun hindi naman porke ay nako gastador siya tapos ako pala ipon. Wala na. Hindi na kami away na to. Lamat na to. Totoo, 'di ba? Hindi na kami magsasama ng matiwasay. Ito na yung umpisa ng ito yung mitya ng relationship namin. Hindi, 'di ba? Merong pwede kayong mag may mga work around diyan, 'di ba? At pwede at ang importante dapat hindi lang ikaw ang nag-a-adjust, dapat siya din. 'Di ba? So mag-a-adjust siya kung halimbawa sasabihin mo, oh hindi, dapat may ipon pa rin tayo ganitong amount. Yung mga matitira, yan yung pwede mong gastusin. So ikaw din naman, kapag gusto niyang gumastos at sa tingin mo naman deserve niya, 'di ba? Huwag mo din pipigilan. Correct. Ganon. So dapat kayong dalawa yung mag-uusap tungkol dito. Communication is key. Alam mo naman, kapag ka perang usapan, emosyonal tayo diyan. Minsan, 'di ba? Sobrang apektado. Apektado tayo. Oo, hindi diba? hindi lang dalawang oras, buong araw, minsan correct. Isang linggo, apektado ka. Apektado. Ang hirap baka move on. Totoo. Pag perang usapan. Tama, 'di ba? It gets you emotional kapag ka madami kang pera, ang saya mo. Mm-hmm. 'Di ba? Kapag ka wala kang pera, ang init ng ulo mo, 'di ba? So, gets naman natin na lalo na pag mag-asawa na, yung part na 'yan ng money matters. Eh talagang it matters, ganyan. Pero again, as I said, you have a whole lifetime to discover it. Kasi ang bawat pamilya naman, kanya-kanya naman 'yan ng set up. Arrangement. Correct, 'di ba? Magigets niyo rin 'yan in time na okay. Parang halimbawa, partner, kami mag-asawa. Ma'am, dati may collection ako ng Hello Kitty. At alam niya 'yon, tanggap niya 'yon. Siya naman may mga ang collection niya naman, partner, ay mga elepante. Mm-hmm. 'Di ba? So kung iisipin mo, ano ba 'yon? Paano yung pusa at saka yung elepante, 'di ba? Paano 'yon? 'Di ba? Parang paano yung pag-meet halfway noon, 'di ba? Kwarto mo lang ba magiging Hello Kitty, tama. Yung sala ba ay elepante? Oo, 'di ba? Tapos sa CR combined na sila. Correct, or magsusuot ba siya ng Hello Kitty na brief at ako naman ay elepante. Elepante. Kakainis yung kakorno yan. Elepante. Ano may joke ako. Ano mo sa ulo ngayon? Elepante. Kairita. Kabuise to, 'di ba? Ma yung mga ganon. But eventually through time, nauurong-urong na sila. So, yung mga Hello Kitty sa bahay namin, kasi na-discover namin inta. Ako, while people still believe na I'm a Hello Kitty lover, yes, I still am. Mm-mm. Pero hindi na siya kasing dami ng dati. So, meron na lang akong mga piling mga Hello Kitty items. Ganon. Tapos, na-realize ko in time nga na ang anak kong babae, hindi siya Hello Kitty lover. Mm-mm. So, walang pupuntahan yung Hello Kitty collection. So dahil doon, unti-unti ko rin siyang may mga nilet go, may mga binigay, may mga binenta, ganyan. So umunti siya. So ganun din sa mga elepante. Parang hindi ganyan, parang hindi may mga hindi niya lang kailangan lahat ng bilhin niya may parang elepante na style. Oh. Parang ganun. Tapos eventually nag-meet kami sa halfway doon sa idea na ang na-discover namin magpagawa tayo ng kalahating elepante, kalahating pusa, ganyan, ganyan. Para magkasundo tayo. So ngayon may tori kami ng ganun. Sarap. Yun yung kasunduan namin. Meron kaming na-discover namin along the way na mahilig kaming dalawa pareha sa gamit. Ibig sabihin, hindi kami minimalist. Yun yung na-establish namin. Na hindi kami minimalist, mahilig kami sa gamit. Tapos yung mga gamit na gusto namin, yung mga kaiba na mga malalaki. So kaya, nag-agree kami na kapag may upuan, mataas yung likod. Yung mga ganun. So, example lang yun na meron kayong kanya-kanyang gusto, pero eventually, in time, madidiscover ninyo na meron pala kaming gusto parehas. So, ganun din sa pera ninyo. Kung paano nyo gagawin yan, kanya-kanya, ba't financial advisor ba ako? Financial planner ba ako? Babayaran nyo ba kami kapag ka nagsabi kami ng mga ex-ex-labo? Oo nga. Kayo diba? Naman, makahingi ng payo. Kala nyo naman. Minsan pala utos din kayo sa amin.
Palautos din kayo sa amin talaga. Nararamdaman namin ganun, 'di ba? So, merong ano, merong meron yang may work around. May work dyan, around. Sa madaling salita. Yeah, meron. Alam nyo, totoo 'yun, ako naniniwala ako that family each household or every family is unique. May kanya-kanyang dynamics ang bawat pamilya. Totoo. So, yung applicable sa pamilya ni Nicole might not be applicable to your family or to your household. Yung sa akin, Porto, hindi applicable sa'yo. Minimalist ka, maximalist ako. At hindi ka tayo judge dahil wala kang gamit. At huwag mo din kami judge kung ang gamit namin panghigante. Diba? Ganon. Totoo yun. Kung nandyan ka sa ganyang klase ng sitwasyon, totoo yun na everyday may madidiscover ka talaga sa partner mo. Good or bad. Diba, sabi nga nila, stage by stage, madidiscover mo talaga. So, sa initial stage ng inyong relationship, makita mo, syempre, everything is butterfly. Masaya. Yeah. Diba? Makulay. Tama. Diba? Maningning, nagliliparan. Ganun pag nakakita ka ng butterfly, masaya. Diba? Nakakagaan. Parang Para pag nakita mo siya, parang lagi siya nakangiti. Mm-hmm. Diba? Makulay ang bahay ninyo. Yeah, diba? Pero habang lumilipas yan, syempre, umiipis na siya. Hindi from na butterfly yung makikita nyo, puro ipis na siya. Nakakainis na. Nakakairita na lahat. Naglalabasan ng mga daga, mga peste sa loob ng bahay. Gina G. Sabi ko na nga ba ang diba? Ending talaga ng engagement ring suffering eh. Kung baga hindi, ma'am, somewhere down the line, madiscover mo yung mga bagay na hindi mo nakita before or yung initial stage ng pagkasama ninyo. Nung ano pa lang, nung all butterflies pa lang. Yes, you'll see the Dracula in her. You'll see the Dracula in him. Mm-mm. Diba? Kayong dalawa. Kayong dalawa. Oo, may parehas kami chismis, diba? Correct. Na parang, hindi naman ito yung pinakasalapan. Oo, may pangil ganito. Pala to. Correct. Sabi, ikaw nga, may rabies ka. Totoo. Bago ka magturo, kung anong mga kamalian niya, tanungin mo rin, saan din ako nagkamali? Yes. So may ganun. Parehas. Madidiscover nyo pareho yan. At maglalabasan ng mga bagay na hindi nyo akala na lalabas sa isang tao. But you have no choice but to accept that person and understand the difference. May ganun. Dapat ma-discover nyo o maintindihan nyo na ito yung marriage eh. Diba? Meron siyang bagay na hindi ako magugustuhan and vice versa. Pero ang importante, nagkakaintindihan kayo. Pwede na parang ayoko sa kanya. Diba? Tapos na ito. Lamat na ito. Uuwi na ako sa amin. Doon na lang ako sa nanay at tatay ko kasi ayoko ng ganong setup. Mm-hmm. Hindi pwedeng ganun. Remember, you are committed in a lifetime. Diba? You're committed for a lifetime. Mm-hmm. So, kailangan tanggapin nyo kung ano yung madidiscover nyo na hindi maganda sa taong yon. So, isang malaking good luck. Yes, ganun talaga. Ganun talaga. Pinasok mo yan eh. Correct. Panindigan mo yan! Sige na, bye-bye! Carry boom-boom mo na yan. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Gladys. 30 years old, may asawa at dalawang anak. Alauna ng madaling araw ngayon habang sumusulat ako sa inyo. Hindi kasi ako makatulog sa sobrang lungkot. Wala pa akong napagsasabihan ng pinagdadaanan ko, kayo pa lang. Sana gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos at mapayuhan niyo ako kung ano ang nararapat kong gawin. Dahil sima ng asawa ko, nag-resign ako sa trabaho at pinili kong maging stay-at-home mom. 2 taon na ako nasa bahay lang at nakatutok sa mga anak ko.
Kahit mahirap, masaya ako kasi hindi ko kailangan magtrabaho, gaya ng ibang nanay na napipilitang magtrabaho dahil kailangan nilang sumuporta sa pamilya financially. I'm grateful kasi ang babata pa ng mga anak ko at alagain pa. Halos magkasunod pa sila. Nagsimula ang lahat nang bumaba ang asawa ko sa barko noong 2020. Bigla siyang nagbago. Malayo ang loob sa akin at laging irritable. Naisip ko dahil siguro naging nanay na ako. Tumaba, nalosyang. Pag-uwi niya ulit 2 years after, ganun pa din. Palagi na lang kaming nag-aaway. Sa sobrang dalas, minsan gusto ko na nga lang na bumalik siya ulit ng barko. Buntis ako nung umuwi siya last year. Parehas pa rin ang trato niya sa akin. Sa hirap niyang pakisamahan, hindi ko na mabilang kung ilang ulit akong umiyak. Para kasing ayaw niya akong kausap. Kapag nilalapitan ko siya, umaalis siya. Kapag nakikinood ako ng pinapanood niya, naiirita siya sa mga tanong ko. Sa kabila nito, pinilit ko pa ding mapalapit sa kanya. Araw-araw, sinusubukan ko. September last year, may nababaeng nag-message sa akin. Naging karelasyon daw niya ang asawa ko. Hindi na niya dinetalya ang naging relasyon nila. Masakit malaman na ang modus pala ng asawa ko, magsisend ng friend request sa mga babaeng type niya. Kapag nag-accept, chinat-chat niya na using a dummy account. Kahit nasaktan ako ng sobra, nagdesisyon kaming ayusin ang relasyon namin. Akala ko, this time around, dahil ang laki ng kasalanan niya, susuyuin niya ako. Akala ko, liligawan niya ako ulit. Akala ko, pipilitin niyang makuha ulit yung tiwala ko. Pero walang pag-e-effort na nangyari tambalan. Nabawasan ang pagka-irritable niya at mas naging involved siya sa mga anak ko pero hanggang doon na lang. Ang lungkot-lungkot ko tambalan. Hindi na ako nakikinig o nanonood ng K-drama kasi ayoko nang kiligin. Kapag kinikilig kasi ko dati, minimessage ko siya. Hindi ko na kayang gawin yun ngayon. Para kasing wala na akong asawa. Wala na kaming connection. Kapag nagsasabi ako ng I love you, sinasabi ko na lang kasi kailangan kong sagutin yung I love you niya. Nasalita lang naman pero hindi ko nararamdaman. Namimiss ko ng sobra yung pakiramdam ng minamahal ako ng totoo. At minamahal ko din pabalik. Hindi ko na mapagkatiwalaan yung asawa ko ulit. Lagi na akong nagdududa sa lahat ng ginagawa niya. 5th wedding anniversary namin this year. Pero parang wala namang dapat i-celebrate. Pakiramdam ko, nag-fail na ang marriage namin. Salamat sa pagbasa ng sulat ko tambalan. Ang inyong tambalanista, Gladys. Ang masasabi ko lang ngayong araw na ito, mabuhay yung mga single na walang problema! Mabuhay! Kasi yung kaninang usapan sa alas 8 tambalan, ayan. Connected din eh, problema correct. Sa mga partners nila. Problema nga, pagpapasakal kasi talaga yan. Oh, diba? Kaya yung mga single ngayon, ako, magbunyi po kayo. Magbunyi, wala po kayong ganitong klaseng issue. Woohoo!
Walang sakit sa ulo, walang konsumisyon, sarili lang ang iniisip. Correct, diba? Kaya kung ikaw ay single, may mga problema ka sa pimple, woohoo! At least pimple mo lang ang problema mo! Idol! Charot! Lodi ka ng taon! Oh, ikaw na talaga! Pinipili mo maging masaya! Charot, diba? De, minsan, diba may mga single na parang feeling nila, ba't ganun? Gusto kong na ma-experience yung in a relationship kasi masaya naman talaga. At totoo naman din talaga. Masaya din naman talaga. Kaya lang, ang di mo alam, baka di mo pa alam kasi hindi ka pa napupunta sa isang relationship, may mga kaakibat din po ito talaga ng mga stress. Yes. Diba? Ganun po talaga. I mean, wala naman pong perfectong relationship. Wala pong, there's nothing perfect in this life, diba? Kahit nga sabihin mong, ang pinakamaganda o pinakapoging artista, meron pa rin yang ano, mabaho pa rin paan yan, diba? meron yang kapintasan kasi nga walang taong perpekto, walang relationship na perpekto. So kung ikaw ay single ngayon, nagtatanong bakit hindi ka pa napapasok sa isang relationship, baka naman kasi hindi ka pa ready. Kailangan kasi kapag ka papasok ka sa isang relationship, ready ka rin talaga. Hindi lang ito yung parang puro kilig. Mm-mm. Kailangan ready yung puso mong harapin yun. Diba sabi nga natin lagi, ang laging sinasabi is hindi ibibigay kapag hindi ka pahanda. Diba? Minsan nagtataka tayo, bakit siya yung na-promote? Ako hindi. Bakit siya yung napunta sa, nautusan na mapunta sa ibang bansa, samantalang magaling din naman ako sa opisina, bakit hindi ako? Diba? Baka hindi ka pa ready. So, hindi pa binibigay kasi hindi ka pa ready. So, para lang to sa mga single. Yes. Kasi baka hindi ka pa ready sa mga ganito. Yan, yung mga pagsubok na pinagdadaanan nito ni Gladys. It takes so much values para hindi mabaliw, diba? May kalakasan ng loob, tibay ng dibdib na kailangan para hindi ma-stress. At yung ginawa na paulit-ulit ni Gladys na inaccept, tinanggap, diba? Mm. Sinubukan, nag-try, diba? Kung di ka pa ready, kung di pa, alam ng Diyos na hindi pa ready yung puso mo sa mga ganyan, kaya siguro single ka pa din. Correct. Bukod siguro sa fact na hindi ka rin lumalande. Try mo din. Try mo din lumandi-lande. Oh, baka gusto mo ma-experience. Oo, correct. Doon mo umpisahan. Yan, landi-landi din. Diba? Gawa-gawa din ang paraan. Oh, diba? Request din sa mga sa FB, ng mga friends. Ganyan, diba? Oh. Huwag dami account katulad ng ginagawa nitong jowa ni Gladys. Diba? Pero yun, baka hindi ka pa ready kaya hindi pa binibigay. Tandaan kung ano po yung meron tayo ngayon, this is what we need right now. Correct. Walang labis, walang kulang. Ito po yung kailangan natin at this point in our lives. So again, sa mga single, woohoo, power! Atoms nyo kami! Oo, oh, diba? Pakatandaan, wala kang stress na ganito. Kapag pagkaramdam ni Lord na handa ka na, dadating ka na din sa relationship. So anyways, eto na si Gladys. So ang daming ang dami ng red flags. Although hindi naman natin alam din yung side ni Guy. Pero doon lang ako, para sa akin yun lang part ng infidelity is a major red flag. Mm-mm. Diba? Yung gumagawa, tapos yung ikaw sa sarili mo parang hindi ka na masaya, parang umiiwas ka na sa kanya, ang dami mong trust issues, it's also not a good sign. Hindi naman ako marriage counselor naman, pero dapat din alam natin kung, sabi nga ng isang magaling na negosyante nung kami nagiinom, 'di ba? Ayun naman kasi inuman. Minsan naman para araw-araw kami kainuman ngayon. Minsan kasi ang mga magaganda, lately pansin ko lang. Pansin mo ba? Kasi na-realize ko yung magaganda kasing usapan nangyayari pag inuman, 'di ba? So isang negosyante nagsabi na dapat alam mo kung kailan ka titigil. Dapat alam mo kung kailan pwede mo pang ilaban yung negosyo mo. Diba? Or kung kailan dapat tumigil na ako, wag ko nang ilaban kasi mas nalulugi ako versus kumikita ako. Dapat alam mo yun. So, sa palagay ko, kahit hindi naman ako marriage counselor, ganyan, dapat alam mo lang din kapag hindi na kayang ilaban ito. Kung mas marami ng stress, mas toxic na kesa happiness. Yes. Diba? Kung sa tingin mo parang in-exert mo na yung effort mo, pero parang wali, ang daming trust issues. Hindi nag-effect. Hindi talaga nag-take effect. Then, baka it's also time na i-level up ang relationship in terms of therapy. Baka hindi na kaya na dalawa lang kayo. Minsan kasi partner, kailangan din natin ng ibang tao na pro, na professional to do it. Pag tayo kasi lang yung gumagawa,
Wali. Mm. Parang katulad ng ano, kunyari gumagawa ka ng financial statement or sheet. Kung tayo-tayo lang yung gagawa niyan, good luck sa atin partner. Mga 2 years and 3 days, 'di ba? Pero kapag sinamahan tayo ng isang accountant, 'di ba? Mm-hmm. Simple lang sa kanya 'yan, yung mga bagay na hindi niyo nakikita, nakikita niya. 'Di ba? So baka naman pwede pang i-try ng isa pa, i-level up pa yung pag-aayos, meaning baka kailangan na ng couples therapy, a real marriage massage counselor. Massage therapy. Pwede din. Baka kulang lang din sa, you know, extra service mag-asawa. Pwede din, di ba? Yung mga ganun. Basta kung ganun, ano man ang therapeutic na natitingin, nakikita nyo. Baka kailangan i-level up, di ba? Baka pag nag-uusap kayo, maingay. Baka kailangan ng lugar na tahimik. Mm-hmm. Di ba? Parang ganun. Or, kasi nga siman si Koya, baka hindi naman kayo talaga nagkakaroon ng time to actually communicate. Mm-hmm. Yung mga ganong pag-level up. Pero kapag na-exert na lahat ng effort, tapos wali pa rin. Then, hindi ko naman sinasabi mag-iwalay, then mag-rethink na ng options. Totoo. Diba? Afam-afam. Sa palipaligid. Charan. Hanap agad na kapalit. Hanap agad na afam. Charan. Diba? Afam na agad. Level up agad. Oo, level up agad, diba? Ganon. Hindi naman. Parang it's time to rethink your options. Kung, kung na-exert na, kung tingin mo na-exert na lahat ng effort to make it work, ah. Pareho tayo naging thinking, naisip ko agad talaga mga single after. Oo, di ba? During, na parang ito ay problema, challenges na kinakaharap ng mga may partner or may mga asawa or people who are in a relationship. Tama. May mga ganitong klase ng challenges na hindi natin napapansin minsan kasi mas nangingibabaw ang kilig, which is actually a good part of your relationship also there, as well. Part of the relationship. Oo. Pero yun nga minsan mas mapapansin natin talaga madami palang kaakibat na problema. Madami talaga. At mas, medyo mas mahirap siyang resolve. Mm-mm. Kasi minsan may differences kayo. Correct. May magkaiba kayo ng prinsipyo, magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng kultura. So may mga ganong barriers kaya mas mahirap i-resolve ang issue compared nung single ka. Kapag may problema ka, you can resolve it on your own. Kasi ikaw lang. Mabuhay mga single! Wala kayong issue! So ngayon nagkakaroon na ba kayo ng happiness na single kayo? Kasi minsan naiingit tayo doon sa mga taong in a relationship. Correct. Pero, diba? Kasi nakikita lang natin sa kanila yung kilig moment nila. Mm-hmm. Hindi kasi nila sinishare yung mga consumisyon na meron sila. Tama. Diba? Kaya naiingit tayo. Pero pag nalaman ninyo yung matinding problema na pinagdadaanan nila, mas pipiliin yung maging single. Sasabi mo talaga sa sarili mo, diba? Ayoko na. Buti na lang talaga. Sarili ko lang yung intindihin ko, 'di ba? Meron nga akong kakilala, kakakasal lang. Hmm. Tapos kinongratulate ng mga yung mga matatanda na sa relationship, sabi niya, congratulations. Tapos on the side ng bulungan, isa na naman pong nilalang ang nabiktima. Isa na naman ang nabitag at lulubog sa kumunoy. Pero nung harap, congratulations. Talagang, best wishes. Oh, ama, yan. I'm sure you will have a great married life. Nung tumalikod na yung mga matatanda na relationship, yung mga 15 years. Yan. Yung alam na yung takbuhan ng buhay, diba? Mag-asawa. Isa na naman po. Nilalang. Ang lulubog sa kumunoy na biktima ng isang... So nagtatawanan sila because they know. It's not always a bed of roses. Yes. Pero sana lang you have so much love for each other na kahit na sobrang tindi ng kumunoy na ng problema, 'di ba? Yung lalim ng problema, correct, at hirap, diba? Ng pag-ahon sa kumunoy. At sugat na kaakibat ng baka para puro nega partner 'di ba? Sana lang you have so much love for each other na kaya nyo pa rin harapin ang lahat ng. Yun ang dapat. Yun yung sana na mapupuno na ang lahat na parang at the end of it all, I will still choose you. Correct. Ulitin natin, 'di ba? Kung hindi na talaga carry, maybe it's time to rethink your options. Correct. Salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Bye-bye!